morning everybody. Welcome back to my channel, Nanay Malus Vlog. Ngayon, ipapakita ko sa inyo paano gagawin yung home decor na galing sa niyog. Sana magustuhan nyo. Samahan nyo ako. Ito guys, ito gagawin natin itong Christmas decor. Ito yung tangkay ng niyog. Dito yung bunga o paganyan. Tapos dito yung niyog. Tapos ngayon, gagawin natin ngayon ito. Pinturahan natin ito ng ganyan. Kasi gawin natin Christmas decor. Lahat ito pinturahan natin. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Nanay Malus Vlog. Ngayon, gagawa na naman tayo ng ibang Christmas decor. Yung gagawin natin ay gagawa muna tayo ng bulaklak. Una natin gagawin, may tila tayo na blue. Tapos ikakat natin ito. Ito, makat na natin ito. Ito na. Makat na natin ito. Tapos gaganan din natin. Cut natin ng ganyan para may curves siya. Ganyan, tapos may curve na. Ito na, may curve. Kita niyo yan. May curve na. Tapos katahiin natin. Malaki lang ang pagdahi kasi ito lang, oh, malalakihin lang natin. Hindi na kailangan yung maliliit. Malakihin lang natin. Tapos, hilahin yung paganyan. You see, bulaklak na tayo. Tapos, tahiin natin itong magkadulo. Itong dalawang dulo, tahiin natin ito. Tahiin natin itong dalawang dulo para masirado siya. Bulaklak na, tapos lalagyan din natin ng ganito. Bulaklak na, so nakagawa na ako ng marami nito. Mayroon na akong ginawang marami para hindi masyadong matagal yung video natin. So ginawa ko na, dinidemonstrate ko lang pa paano magawa ito ng isa ito, tapos lalagyan ito, hindi ko pa nadikit, didikit natin. Sabay. Didikit natin ito mamaya. Okay, ngayon ito na. Tapos gano. Ito na yung bulaklak natin. Marami na ito.
Tapos ang sunod nating gawin ito, meron na tayong picture frame. Gagawin natin ito ng picture frame. Lilinisin muna natin ito para makapukos natin yung kamera natin. Okay, ito yung pinapakita ko sa inyo na lagyan na ng bunga ng niyog. Siya rumak. Kunin natin itong isa. Kunin natin. Ito yung binigyan ko sa Japan store, yung sinasabi kong tiguan piso. Ang gagawin natin ngayon, i-wrap ito, wrap natin ito ngayon. I-wrap natin dito. Kunin na siguro natin itong mga. Ito siguro. Okay, i-wrap natin. Wrapin natin. Dahil Christmas ngayon, kaya ito yung ginagawa natin pag tapos ng Christmas, gagawa naman tayo ng iba. Hindi naman pang Christmas. Ito lang. Ito lang ngayon. Hirap talaga guys kung wala tayong camera man. Wala tayong camera. Talagang mag-isa lang tayo nito. Busy yung mga samahan natin. Busy rin sila. Ito na. Natapos na natin ibalot. Natapos na natin ibalot ito. Tapos, ang gagawin natin ngayon ay ito naman. Buti siguro hindi. Ito na lang. Ganyan na lang natin para makita naman ninyo. Susunod natin gawin ay ganyan.
para ma kanya sunod natin gawin. Tapos kasi ito magandang tingnan, ito yung puno niya, ibabalot na lang natin ng ganyan. Ganyan. Balutin natin. Paraan-paraan na lang natin ito. Ganyan, balutin natin. Kasi itatali natin ito ngayon. Mayroon akong pagtali nito guys. Magkano? Nakalimutan ko na magkano bili ko ito. Matagal na ito. Ang gagawin natin ngayon ay itatali natin ito. Ibayan natin pagtali kay guys, oh. Tapos talian din natin dito sa dulo. Siguro ng dalawang tali. Dito sa dulo tayo. Dito rin tayo sa dulo. Talian natin ito. Itong tatlo na ito. Para matibay yung gawin natin. Ang gawa natin. Guys, talaga kung magawa tayo ng Christmas decor, siguraduhin din natin ang matibay. Kasi pag hinangin yan, hindi rin din natin tinibayan, then mahurugan din, mahurug sa ating biktima rin tayo. Ano na, oh, ito na yung starting natin. Ito na. Ito na. Ang gagawin natin ngayon ay yan po siguro yung rapsin. Yan. Lalagay na tayo na yun ng mga bulaklak. Ito. Yan. Magandang kulay ito guys. Maraming kulay ito. Pero ayawang po sana yung ibang kulay. Yan natin alam. Ito, wala itong pintura, pero pag nilagyan na natin ito ng dekorasyon natin, ganyan. Damihan natin ng dikit para magandang tingnan. Ng kulay na
diba? Lagyan ko ng ribbonet. Hindi pa tapos. Lagyan pa natin ng additional na pampaganda. Ganda yun. Ito na kong talik ng mababa. Importante talagang talik, guys. Ang talik talaga. Yun kasi ang maka. Dagdagan natin yung bulaklak natin. Tayo maglagay ng bulaklak sa dulo na naman. Wala ko tayong bulaklak sa dulo. Sa lulo, guys. Siguraduhin natin maliit.
ang kulang. Okay guys, ito na. Sabit na natin. Kunin muna natin ito. Kunin muna natin itong isa. Ito yung ginawa ko nung una. Meron akong YouTube nito. Kung gusto nyo makita, i-type lang ninyo ang DIY Christmas decor. Okay guys, yun na guys, tapos na guys ang ating home decor, DIY home decor. Tingnan nyo guys. Tira-tirang tila lang yan guys, ginawa natin bulaklak. Tapos yung tangkay ng niyog. Tsaka, ito lang yung binili ko guys kasi ito dati na ito, matagal na ito ginagamit namin. Matagal na ito yung parte namin. Okay guys, tapos na yung home decor natin. Sana nagustuhan nyo. At sana huwag nyo kalimutan i-like, subscribe, hit na rin ninyo ang notification bell button para ma-update kayo sa susunod kong vlog. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!